mga kadayong Spaso TV, nandito na naman tayo sa ating bagong vlog at bagong video, sariwang-sariwa tungkol sa buhay ng isa nating kasamahang vlogger na ang naging kanyang libangan ay ang paggagawa ng paso ngayong pandemya. Alam niyo ba yung mga paso na yun ay pinagkakitaan niya at talagang malaki ang naging tulong sa kanya. So ngayon, kikilalanin na natin kung sino tong vlogger na to, guys. Ngayon na, tara! Ayan guys, meron tayong inabutan ng mga sikat na vlogger din ng Aurora. Ayan, si Sir Vincent. Hello, Vincent Christopher Gonzalez, paki-subscribe. At saka si Sir Dehin Spaso, paki-subscribe na rin. Ayan guys, at syempre, isa pa ang pinakamatigas din natin, Awesome Box TV on the house! Yeah, mga awesome, kamusta kayo dyan? So, subscribe nyo po ang ating YouTube channel ng Awesome Box. Plus, yung channel din ni Dehin Spaso. Yung mga subscriber ko, nanonood sa akin channel, subscribe nyo rin po si Dehin Spaso. Kuya Buds! Pwede na natin ngayon malaman ang iyong mga ginagawa ngayong pandemya. Bali, ngayong pandemic, ang ginagawa ko lang, ito, paso-paso, ganyan. Pantulong na pang araw-araw na ko. Kasi wala naman tayong ano ngayon, wala naman ayuda. Kasi wala akong trabaho kasi gawa ng pandemic, na tanggal nga ako sa trabaho. Sara yung aming ano, kumpanya. So, ito, gumagawa ako ng paso. Ito man, nakakaraos, maganda-ganda na rin ang ano, ang kita-kita. Magandang araw po. Ako po si Kuya Buds. Ako'y dating security guard sa isang eskwelahan dito sa ating bayan. Bali, natanggal na ako sa trabaho kasi nagsara yung school gawa ng pandemya. O, dahil po sa pandemya, wala nga po ng trabaho, ganun. So, nandito ako sa bahay. Wala akong ginagawa. So, naisip kong gumawa ng ano, ng bonsai pot. Kasi dati nung ginagawa ko nun, kaya lang pa ano-ano lang, konti-konti, ganun, pag may time, ganun. So, bali, nung una po, sinubukan ko kasi kailangan din ng pera, pambili ng simento, baka, kung ano-ano pa. Eh, wala akong pera kasi wala akong trabaho. So, yun nga po, di natawala ako ng trabaho, kailangan kasi ng pang ano rin, pang simulang pambili ng bakal, simento, ganyan. So gumawa ako ng konti-konti muna, sinubukan ko hanggang sa yun. Yung may bumili naman, so yun ang pinapaikot-ikot ko para makabili ako ng konting gamit para makagawa. So sa ngayon naman po, may ano, may mga umu-order na pumunta lang dito, napabalita sa kaibigan ko, ganun. O may nagsasuggest sa kanila na doon kayo magpagawa ng paso sa buhangin. Pandemya nga, maraming nahilig-hilig sa plantito, plantita siyan. So, maraming demand ng paso. May mga pumupunta na po dito, nagpapagawa ng paso sa akin. Na medyo doon po lumakas yung akin, ano, medyo nag-boom yung mga gawa kong paso. So, malaking bagay po yun. So, yun nga po, edi maraming nga nalaman din na plantito, plantitas. Sa mga bonsai po, mga nagbo-bonsai, yun, kumukuha rin sila sa akin ng mga paso na ganun. Kasi ako, nagbo-bonsai din po ako. Bali, edi gumagawa nga ako ng paso. Naisipan nung anak ko, nakita kasi niya, gumagawa ako ng paso kasi dati nasa Sumangasinan siya. Nung umuwi siya rito, nakita niya ako gumagawa ng paso. Edi sabi niya, itay, kaya mag-vlog ka na rin. So naisip ko, pwede nga pala. Habang gumagawa ako ng paso, pwede kong i-vlog yung ano. Kaya ngayon po, magba-vlog na rin ako. Puro content ko ay paso sa bonsai. Yan, ganun po. Ang channel ko po ay Kuya Buds TV. Bali, ang kino-content ko po, karamihan ay connected sa bonsai, sa paso, ganun. So, mag-subscribe na po kayo sa aking channel para ma-update kayo sa mga lalabas ko mga video. So, kaya po, dapat huwag tayong mawala ng pag-asa. Kahit ngayong pandemic, may magagawa tayo. Kagaya ko po, ito, gumagawa ako, malaking bagay sa pamilya ko. Kasi wala akong trabaho. So, binablog ko, tapos, mayroon niya kapanood, nakakatulong pa rin ako sa kanila kasi naituturo ko yung mga konting kalamang paggagawa. Kasi habang nabubuhay po tayo, may pag-asa, kaya laban lang tayo, go lang ng go! Ito yung ginagamit ko sa paggawa nito. At ito po yung pattern niya. Balintong po kasi ito pagka ginagawa. Bali, ganito po. Ganyan po ang form ng katawan.
Kaliyan niya, hagod-hagod lang po. Tapos yung ilalim po nito, buhangin po ito, naka-forma. Kung pabilog, pabilog. Kung gusto mo pabulaklak, pabulaklak. Kaya lang dapat po, ay di, yung may pattern siya sa ilalim, kung ang hugis po ay paganyan, ay di, mayroon kang plywood na ganyan para pag hinagod mo po yan, ganyan ang kalalabasan na itsura sa shape niya. Bali ganun lang po. Bali lalagyan po ito ng bato, ilalandscape niya, lalagyan ng mga argaw. Ito po ay imported. Wala tayo dito, kailan tayo nagkaroon kasi yung mga bonsaiista nag-import dito. Bali ito po ay argaw Taiwan. Sa atin local, alagaw. Pero sa kanila sa Taiwan, argaw Taiwan kung tawagin po nila. Ito. So lumiliit ang dahon niya. Kung naka-wild po, nakatayong sa ganito, malalaki. Malalaki, pero pagka natitrim, defoliate, yan, nagaganyan po, pumipino. Bali ganito po ang kalimitan ginagamit sa paggagawa ng paggagamitan po nito. Ano po ito, may mga batong ganyan, parang mounting-mounting ganyan, rock formation, tapos yung punso, tapos lumot, saka ito po, tatanim po yung mga ganito. May tuktok sa may baba. Parang hindi ano po, ilalandscape niya ito. Parang yan, miniature po ng parang bundok ang pinaggagamitan po nito. Bali ko naman po ang isa, ito mga bonsai naman na isang puno, nakaganyan, ang tinatanim dito sa rectangle nito. Ayan mga kadehins, at dito na nga natatapos ang ating video. So ayun na nga, nalaman na natin kung anong buhay ng isang vlogger, isang tatay para gumawa ng paraan at mabuhay ang kanyang pamilya. So hindi dito natatapos ang buhay bilang isang biktima ng pandemyang ito. So magbigay inspirasyon sana si Boots TV, si Kuya Boots TV sa ating lahat. So ayun, lagi nyo lang pakatandaan, gaya na sinasabi ko lagi, mag-face mask paglalabas. Bye-bye!